ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Nung panong iyon, umupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob doon sa templo at pinagmasdan ang mga taong naghuhulog ng salapi. Maraming mayayamang naghulog ng malaking halaga. Lumapit naman ang isang babaeng balo at naghulog ng 2 kusing na katumbas ng 1 pera. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at kanyang sinabi, "Sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay naghulog ng higit sa kanilang lahat, sapagkat ang iba'y nagkaloob ng bahagi lamang ng hindi nila kailangan. Ngunit ibinigay ng balong ito na dukhang dukha ang buo niyang ikabubuhay." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Tunay ang pagbibigay dahil sa pagmamahal. Pinatunayan ng babaeng balong dukhang dukha na hindi hadlang ang pagiging mahirap upang makapagbigay. Pinatunayan din ni Jesus na ang halimbawa ng pagbibigay na ipinakita ng babaeng balo ang higit na kinalulugdan ng Diyos. Ang pagbibigay sa kabila ng kakulangan para sa sariling pangangailangan. Sa aking ginawang pagninilay at pagsusuri, napag-alaman ko ang ilan sa mga katangian ng pagbibigay na ipinakita ng babaeng balo sa Ebanghelyo. Pagbibigay na may pagmamahal. Sinabi nga ng isang manunulat, maaari kang magbigay ng hindi nagmamahal, pero hindi ka maaaring magmahal ng hindi nagbibigay. May nagbibigay dahil sa obligasyon at mayroon din namang nagbibigay dahil mayroong okasyon. May mga politikong nagbibigay lamang kapag malapit ng eleksyon. Mayroon din namang nagbibigay dahil may komisyon o kaya naman para sa reputasyon. Nagbibigay para makilala at hangaan ng iba. Pagbibigay na may pagtitiwala sa Diyos. Sinasabi sa Ebanghelyo na ibinigay ng babaeng balo ang 2 kusing na katumbas ng 1 pera. Subalit iyon na lang ang meron siya, kaya ang ipinagkaloob niya ay katumbas ng buo niyang ikinabubuhay. Wala na siyang itinara para sa kanyang sarili at hindi niya inisip na wala na siyang kakainin para bukas. Magagawa lamang ito ng taong hindi lang malaki ang pagmamahal, kundi malaki ang pagtitiwala sa Diyos, na alam niyang hindi magpapabaya sa isang dukhang tulad niya. Buo ang tiwala niya sa sinasabi ng kasulatan, kinakalinga ng Diyos ang mga balo at ulila. Pagbibigay na may sakripisyo. Sinabi ni Mother Teresa ng Calcutta, magmahal hanggang sa masaktan ka. Sa karanasan ng pagbibigay, may mga pagkakataong nasasaktan tayo, lalo na kung ang ating ibinigay ay mahalaga at masasabing kailangan pa natin. Madaling bitawan at ibigay ang mga bagay na hindi naman mahalaga at maaaring sobra na para sa ating pangangailangan. Dahil dito, wala na tayong nararamdamang panghihinayang. Nabubuhay tayo dahil sa ating mga tinatanggap. Ngunit nagiging makabuluhan ang buhay dahil sa ating pagbibigay. Hindi totoong ang pinakamasasayang tao sa mundo ay silang mga nagtatamasa ng karangyaan. Ang tunay na masasayang tao ay silang mga nagbibigay sa kapwa at hindi nagtatansya ng halaga ng kaligayahan sa pagbibigay.